Ganyan ding pakulo ang mga liberal party. Ito yung seminar. Seminar sa Tagaytay. Class, our lesson for today is about Pork Barrel 101. This is a serious topic, so better pay attention. So, of course, actually, ganun na sila karami from party na sinasabi kasha daw sa Beatle. Ngayon, ganun na sila kalaki na pwede na pumuno na isang ballroom ng... Pero kulang pa yung numbers nila, di ba? Kulang pa yung numbers nila. Mukhang may mga transferi lang at may mga repeater sa class. Pwede talaga magbilang kasi ng mga inaantok. Pero ito ha, talika. LP history, antok na antok sila lahat. Hapon tukin, sabi nga nila. Sleeping Beauty si Zero. Paano ba naman kayo niya makakapasa? Magpapasa niya ng bill. Sobrang aga rin naman talaga eh. So, meron kasi silang at Tagaytay pa. Ang ganda ng weather. At malamo, talagang bad weather. Ito yung the night before na nag-party-party pa kasi itong mga to eh. Miss na natulog na lang muna dahil maaga yung lesson nila eh. Nag-party-party pa sila with Pinoy, diba? My baby. Pero nung pork barrel na ako pinag-usap. Buhay na buhay ito. Okay, class, what's your favorite subject? So, nakita natin doon, syempre, laging star naman talaga lagi si Lucy pag umaatin siya ng LP na sila, no? Sila kasi sinasama ko lagi si Richard Gomez sa equation. Dahil? Kasi laging kasama. Hindi, may position siya, di ba? Sa ang COS. Sa Chief of Staff. So, habang nag-lecture, nakikinig asawa niya nag-take note dito si Lucy. Teka, hindi nakatulog si Lucy? Hindi. Ay, ang galing. Pero ang nakikita ng notes yung asawa niya. Sabay sila pareho. Si Richard nakatulog. Hindi rin. Wow, focus talaga sila. Focus sila. Samantala na ito. Oh, class valedictorian. Conjugal property po ba pati ang mga duties sa Kongreso? How sweet! Susunod, ang pang-ookray at ang pagsuway sa batas trapiko ng vice-presidente. Dokumentado! Luchi, kung may Jojo eh, all the way tayo dito sa TV5. Nagusto lang Jojo all the way naman to si VP Binay. Sa first video. Para hindi nagra-rhyme, Jojo B all the way. Yung staff niya, naging audience niya, namangmanga sa kanya. Nakulad kasi natin yung reactions nila. Well, syempre yung build-up niya, pinag-usapan muna niya yung clothing allowance. Priority item yan, priority item. It's showtime with Vice President B! All the way! Tawal-tawa sila sa nagtahirit ni Binay. Ay, ang galing na kasi yung hirit. Kanya-kanya na tayong patahe para tama ang sukat. Diba? Yung mga malalaki ang dibdib ng mga lalaki. Ayun naman. Grabe kayo talaga. Mukhang makiging masaya sa mahal natin dito. Ah. Pero hirit na isa. There was a decision early this year na i-cash na lang daw po. So unfortunately, nakuha na po nila lahat ang clothing allowance nila for this year. Iibabalik nila yun. For our second set, here's Vice President B. Ako na magbabayad. Walang hablahan ng graph and corruption, ha? Palakpakan lang. Grabe lang itong punchline yung binibili nila. Joker pala siya. Hindi niya kasi naiwasan isingit itong arch rival niya sa Vice Presidency si Rojas. Bigyan mo na ako ng profile ng mga empleyado natin. Tsaka yung mga kung saan kayo mga nanggaling, kailangan ko yung boto sa probinsya. Para akala ni Mar Rojas yan lang ang nagkakampanya. So yung dapat nalang serious talk sa budget, naging joke na rin. Kaya sabi ni Binay, tayo magkayo ng kooperatiba rin po para pagdating na. Puros utang yata, balita ko. And for our third set, the Okrayan portion with Vice President B. Di pa ako pinapanganak, nandito ka na. Nag-joke din si Binay tungkol sa edad. Paano ba naman? Ito palang opisina natin. Karamihan dito, mga 55 and above. Hindi na kayo mabayad. Sabi ko nga, karamihan, di yata kayo makaintindihan Tagalog ah. Yan tuloy, parang na-hurt yata si Madam. Ayaw nang mamansin. Huwag po masyadong maging komportable, sir. Dahil ang dokumentado, babantayan po ang bawat kilos mo.
Luchi, nakasunod din tayo dun sa convoy ni VP Binay mula dun sa bahay ni former VP Teofisto Gingo na tumalaw kasi siya dun. So magmula Quezon City yun, papuntang Pasay dun sa office nga niya sa TNT building. Okay. Dahil nasusundan natin yung convoy ni President Noynoy, na compare naman natin yung convoy ni VP Binay. A one. A two. A three. Three traffic violations in a day? Record-breaking! So, pagdating namin dun sa office niya, tinanong ko siya, well, una, yung tungkol dun sa wangwang, ano yung reaction niya dun sa hindi paggamit ng wangwang. Well, sabi nga niya, okay lang yun. Tinanong pa rin, bakit hindi siya tumigil dun sa mga red light? Okay. Ayoko na nga ba sa masasama sa inyo sa media. But why? Para ba hindi na kayo nabubuking, sir? Sorry. Pero nag-sorry siya. Yeah, nag-sorry na siya tungkol. Eh siguro dahil sa mayroon ng bagong development sa gano'n. Pero wala namang makakuha. Eto, Luchi, alam mo ba, very controversial yung birthday party ni Pastor Boy Saiko na pinuntahan namin oo last nga, week. Oo nga, oo nga. Ang daming nagpunta ro na yes, hindi naasahang magpapakita, no? Pipingkuwang ko, nandoon siya. Jun Lozada, nandoon siya. Pati yung mga governors, mga locals, andoon din. E di nandun nga si Congressman Iggy Arroyo, kasama niya yung girlfriend niya. Wow. At alam niyo ba, may iniwanan na maanghang na salita. Ang alin, si Iggy o yung girlfriend? Yung girlfriend. O, oh, ano sabi? Such a liar! Such a liar! You're so bad! Mga sausawero at sausawera, sino ang sinabihan ng liar at bad? A. Kumari niya sinabihan siyang mataba. B. Kumari niya na sinabihan siyang payat. Or C. Kumari niya na sinabihan siyang di na ma-reach dahil sa mamahaling suot niya. Sino ang sinabihan? Ay, wala lang namang iba kundi si Jun Lozada. Ayun! At tamang-tama, tatanungin natin si Mr. Lozada. Nandito siya para sagutin. Dokumentado ang kanyang mga sagot. So, syempre, sir, ang tanong po namin ay, ano ang tunay na naisip nyo nang sabihan kayo ng girlfriend ni Congressman Arroyo na you are a liar? Actually, nasyak ako nun. No, parang sabi ko, si dami-dami pwede magsabi na sa akin ito. Sila pa. No, parang, oh. Well, kasi syempre kapatid, no? Pero yung girlfriend kaya, ano kayang nalalaman niya at talaga? Ako siya, nangiti lang ako, di ba? Yes, yes. Pangiti lang ako na parang... Wala kayo, hindi kayo na-udyok na sumagot? Kasi, di ba? Hindi naman, ganun para... You are a liar! Para sa isip ko, para sa Tagalog, ang kapal naman ito. Parang bakit makapal? Alam naman natin, daming kasinungalingan galing sa kabilang banda. And then sila pa yung ano. Ganun pala yun, totoo pala yun na...